Hi mga besh at mga beshiko. Actually, to be honest, I really don't know how to start this video. Because until now mga besh, I'm still shocked. Dahil na-monetize na yung YouTube channel ko. And maybe thank you is not enough to express this wonderful feeling. And maybe this is the best gift I ever received this coming Christmas. And gusto kong i-share sa inyo mga besh kung paano nga ba na-monetize yung YouTube channel ko. Last Monday, mga besh, December 14, nung natanggap ko yung mail ni YouTube informing me that my YouTube channel is qualified to apply for monetization. Ito yung YPP or the YouTube Partnership Program. So, at the same day, nag-apply kagad ako mga besh. At remember na to apply for the monetization, you need to complete the requirements. Ito yung 1,000 subscribers at 4,000 watch hours. So, bago ko sabihin sa inyo mga besh kung paano ko na-monetize, welcome back to my YouTube channel and I'm Joben Orediana. Kung bago ka lang sa channel ko, thank you for watching this video. At kung di ka pa nagsasubscribe sa aking YouTube channel, just click the subscribe button and hit the notification bell para ma-notify ka sa mga susunod kong mga videos. December 15, the next day mga besh, I was preparing the house and cleaning the house because it's 10 days before Christmas. When I got the confirmation mail from YouTube na yung YouTube channel ko is already monetized. So, hindi ko in-expect na ganun kabilis magkukonfirm si YouTube. And I can't believe, mga besh, hindi ako makapaniwala na for almost 3 months na pag-upload ko ng video sa channel ko, mamomonetize kagad ako. Then, let me say thank you, first of all, for my family na sumuporta sa channel ko at lalong-lalo na sa mga malalapit kong kaibigan na patuloy at paulit-ulit na sinishare at pinapanood yung mga videos ko. At maraming salamat din sa mga taong hindi ko kilala personally pero sumusuporta sa channel ko at patuloy na nanonood ng mga videos na ina-upload ko. Maraming salamat po. Bakit nga ba ako nag-YouTube? So last May 2020 mga besh, nung nag-resign ako sa trabaho ko and I tried to find a new job since June until mid of September. But the thing is, because of coronavirus, napakahirap maghanap ng trabaho. Alam niyo yan mga besh. And I need to find something na pwede kong pagkakitaan. And the first thing came into my mind, kaya nag-YouTube ako, it's all about money. Katulad ng mga sikat na bloggers at influencers sa Pilipinas na kumikita ng malaki dahil sa pag-YouTube. And time passed by, mga besh, it's not only about the money. It's about building a relationship and connection between your videos and your viewers. Paano nga ba na-monetize ang YouTube channel ko? The first thing para sa akin mga besh, ito yung may pinakamalaking impact para ma-monetize ang YouTube channel mo. Ito yung mga subscribers. Sila yung mga taong nanood, manunood ng mga ina-upload mong videos sa YouTube channel mo. At para mahalin ka ng mga taong ito, the only thing you need to do and you must do is to be yourself. Huwag mong isipin yung mga imperfections mo sa sarili mo in front of the camera. Dahil alam ng mga viewers mo kung nagpapakatotoo ka sa sarili mo sa mga videos mo. And remember, do not please anyone to subscribe and watch your videos. Let them see how real and dedicated you are by watching your videos and let them realize the purpose of it. Ganon. The second thing is the most important aspect para ma-monetize ang YouTube channel mo. It is the content of your video.
ito yung nilalaman ng videos mo sa channel mo. And you need to make sure na may mapupulot na aral yung mga viewers mo sa mga videos mo. Para siyang movie or documentary wherein people can learn a lesson from it. So, marami ka na ngang subscribers at magaganda nga lahat ng mga content mo sa channel mo. And the third thing that you need to consider para ma-monetize ang YouTube channel mo, it is the quality of your video. Ito yung technical side ng pagiging YouTuber. And as a small YouTuber like me, you need to put your position as a viewer. Kailangan mong makita yung mali sa editing ng videos mo. Kung tama ba yung pagkakalagay ng transition mo, kung tama ba yung ginamit mong background music sa videos mo, at kung malinaw ba yung pagkakakuha ng videos mo sa content mo. Dahil kung pangit yung quality ng videos mo, it will result na hindi natatapusin ng viewers mo yung videos mo. Remember mga besh na hindi viewers ang mag-a-adjust sa videos mo. At dahil nagsisimula pa nga lang tayo, wala pa tayong pambili ng mamahaling camera at laptop para sa editing ng ating mga videos, we need to deal with it mga besh. The fourth thing that you need to know para ma-monetize yung YouTube channel mo, ito yung tools ng YouTube Studio. Ito yung mga bagay na dapat ina-apply mo sa lahat ng videos sa channel mo. Ito yung end screen, YouTube cards, branding, at isasama ko na dito yung thumbnails. Thumbnails, this is how you attract viewers to watch your videos. And it shows what is your video all about. In short, thumbnail is the cover or the title of your videos. Ganun. End screen. It is a powerful tool of YouTube Studio wherein it helps you to promote another videos or a specific video from your channel. Ito yung 5 to 20 seconds before matapos yung video mo. And you can put maximum of 4 elements and it's up to you kung subscribe button or mga links ng mga videos mo sa channel mo. YouTube cards. It is a tool that allows you to put clickable link relevant to your content. And you can put maximum of 5 YouTube cards in your video. Branding. It is a tool wherein you can get subscriber from your video. Ito yung small icon na pwede mong i-customize from the bottom right of your video. And once click ng mga viewers mo yung icon na to, subscribe button will appear and you can get another subscriber. Ganon! The last thing mga besh para ma-monetize ang inyong YouTube channel is avoid having a copyright claim sa mga videos nyo because YouTube is very sensitive about copyright and mostly it's about our background music we're using to our videos. And I will explain furthermore in my next video how to avoid copyright claim. But gusto kong i-share sa inyo mga besh kung ano yung mga ginawa ko o yung mga technique ko para maiwasan ko yung copyright claim sa mga videos ko. So, kumukuha ako ng mga background music na gagamitin ko sa videos ko in audio library sa YouTube Studio. And if there's any attribution from it, I need to follow it. Then, i-upload ko yung videos ko in private muna. So, maghihintay lang ako ng ilang oras and if there's copyright sa video ko, I can easily detect where exactly it is. So, i-edit ko muna siya bago ko siya i-upload
public nerd. At dito na nga nagtatapos kung ano yung mga ginawa ko at kung paano na-monetize yung YouTube channel ko. And if you like this video, just give me a thumbs up. And kung di ka pa nagsusubscribe sa akin YouTube channel, just click the subscribe button and hit the notification bell for you to be notified whenever I'm uploading a new video. Thank you so much mga besh at mga beshiko. See you on my next video.